Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal siya na Maine Mendoza at Alden Richards, ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagsubok lang naman po ng isang tao na gustong basagin ang ebidensyang inilabas ng isang Aldab fan. Ano? Hindi ko po muna sila papangalanan hanggat wala pa pong official translation na inilalabas yung totoong may-ari nito. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na Vatican Renewal of Vows, no? Na pari po mismo ang nagsalita nito. No, Italianong pari. Sa pagsubok po nilang basagin ang ebidensyang ito, pare-parehas po silang napahiya at lumitaw, no, na lumitaw po na between Maine and Alden, si Alden pala ang nag-request talaga ng renewal or celebration ng wedding nila. Mamaya, idedetalye natin yan. Habang si Maine Mendoza naman po ay nagawa na naman po ng story ng mga Army fans. Wala nang bago, di ba? Kahapon kasi napabalita na napasama si Mengay sa Cebu or sa event po ni Alden, ano, with private plane. However, ang mga syusyong-asyong ang Army fans, ano, ang ginigiit nila kaya missing in action kahapon si Maine Mendoza, si Panot daw ang kasama nito. Eh nagkataon na wala rin talaga si Maine Mendoza, no, sa ganap dun po sa Bulacan sa kanila. Ang tanong ng mga netizens, hindi kaya napagod si Maine sa event kahapon sa Cebu? Kaya di na nakadalo sa event ng dun sa Bulacan, ano, sa Santa Maria, Bulacan. Kung mas pinili ni Mengay ang ganap kina Alden. May ganap din po kasi kanila Alden, ano, at aba, nahalikan na naman si Alden. Lahat po yan pag-uusapan po natin ngayong araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Andrea Orite. Sabi niya rito, Mr. Pinas, talaga naman na kitang-kita na din totoo ang proposal kasi di sinuot ni Tae yung ring kay Maine. No, pinakita lang na kinuhan sa bulsa, tapos ang sunod na pinakita ay halika na. Diba? Di ko alam ang behind the story of this proposal but di sila marunong gumawa, no, para maging makatotohanan. Ako mismo di naniniwala sa kanila at di ako maniniwala na magagawa ni Maine nasaktan si Alden. At kung sakaling niya naliligaw ng landas si Maine, ako, iha, super, no? Linawin mo ang isip mo na wala kang kinabukasan dyan kay Tae. Gagamitin ka lang yan sa ambisyon niyang ng mataas na posisyon sa politika. Sana malinawan ka. At kung saan ka talaga liligaya, alam kong kay Alden ka lang nararapat. Well, umaasa pa rin ako na di ka malilihis ng landas at naniniwala ako na sagrado ang kasal ninyo. God bless you both. Thanks Mr. Pinas. At more power sa iyo. Regards to Lola Granny. Maraming salamat po sa inyong komento, Ms. Andrea Orite. Totoo po yung mga sinabi ninyo na hindi lang po kayo yung naka-obserba. Napakarami pong naka-obserba. Ang dami pong dinetalye po yung mga bagay na ito pero hindi na ako interesado pa. No, hindi ko na po, alam nyo yan, hindi na ako nag-abang ng mga kamalian nila. Bahala sila sa buhay nila. Kasi alam naman natin ang katotohanan. As long as, sabi nga nila, diba, as long as na si Maine at Alden ay nasa showbiz, no, anything can happen. Thank you so much po sa inyong pang-real talk. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Dena Katayok. Sabi niya rito, good evening, Mr. Pinas. Simple lang ang sagot ko sa mga ipinakikita ngayon ng GMA reporters na yan, ano? They made moves to soften the heart of the true-blooded Alden nation simply because of Alden teleserye startup. They wanted to get the attention of the fandom dahil malapit na mag-due ang sarsuela. At maybe Maine has a deal na okay, gagawin ko ito kapalit ng kalayaan nila ni Alden na magkasama at makilala na tunay na estado nila sa buhay. Point of view ko lamang po ito, no? God heard my prayer. Good luck po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ms. Dena Katayok. At maaari, no?
kung titignan po natin sa ibang angulo, maaari na ginagawa ito ng mga reporters ng GMA para nga naman mapalakas ang teleserye ni Alvin D. George. Pero marami pong nagsasabi no, na ito pong si Miss Tina Panganiban Ray, Panganiban, basta yun, nabubulol ako sa kanyang pangalan. Ano. Matagal na po talaga siyang diehard fan ng Aldab noong 2015 pa lang. Ang yung mga nasa picture po nila na mga reporters niyon, ang magtataka lang po tayo at magdududa lang talaga tayo kay Nelson Canlas. Sa kanya lang talaga. No? Maraming salamat po sa point of view ninyo and God bless din po sa inyo. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Miss Regina Christy Limpo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, not all the GMA reporters are blind to the real facts. Is it not a common comment that Alden Richards is single but Richard R. Fulkerson Jr. is married to Nicomaine Day M. Fulkerson? See, they didn't use Alden. So it's not promotional but friends of RJ because they use his baptismal name. This is the best way they can show their support to the couple, especially Alden who became a good friend. Nelson Canlas had been there since the beginning, so I was shocked at what he said sometime in the past. However, in his last interview, he was addressing Alden as RJ. So I said myself, really? But I know that plenty of those in GMA News are softened in it Bulaga as guest. So I leave at that. If they're fighting over this, let them be believers of the make-believe engagement. My question still is, what will Congress Gay and his family say and do when the final reveal comes? Will they say Maine fooled all of them or Maine lied to them? That is what I am waiting for because I firmly believe it will happen before the year 2023. Steps in the revelations and the public wedding. Thanks and God bless you, sir. I got your point, Miss Regina Christy Limpo. No, even me, no, when it comes to Mr. Nelson Canlas, kapag may mga binabanggit siya na nakakaiba noon pa man, na napapatanong din ako sa sarili ko, ano ba talaga to? Kakampi ba talaga ni Alden to o hindi? Diba? Kaya nga iniisip ko na nga lang din ano na. Pakawala ito. Pakawala itong si Mr. Nelson Canlas compare doon po sa ibang mga reporters. And thank you so much po, no? At hindi lang po kayo, maging ako man po, naghihintay din po ng final revelations na gagawin po nila in public, no? Kasi po, in public talagang sarswela ang kanilang ipinamumudmud sa lahat. Thank you so much po. Ngayon, puntahan po natin ang mga kaganapan. Ang mga nagtatanong po, no, nanasan ba talaga si Maine Mendoza? Kasi kahapon, sinasabi nila na si Maine ay kasama sa private plane ni Alden Richards na pumunta sa Cebu. No? Pero ang nangyari, nung pauwi na, biglang lumitaw si Mama Ten na hindi naman talaga kasama ni Alden Richards sa pagpunta nung una pa lang, no, sa Cebu. Kaya nagtataka sila, meron bang sinamahan si Mama Ten? Kaya hindi po siya nakasabay kay Alden Richards. Yun yung tanong ng mga tao. Tapos nagtanong pa sila, bakit kanina wala sa Bulacan si Maine Mendoza? Kaya sinasabi ng mga Army fans, nasa Bulacan lang daw si Maine Mendoza kasama raw si Panot dahil may event na raw sa pamilya Mendoza. Ay nakita nyo naman po sa mga pictures at videos, wala talaga si Maine Mendoza doon. Kaya may mga nagsasabi rin na hindi kaya napagod talaga si Maine Mendoza sa event sa Cebu. Diba? Ang sasabihin ko lang po sa inyo, hintayin pa natin ang iba pang ebidensya bago po tayo magsalita ng kung ano-ano pa. Okay? Maigi na yung sigurado tayo basta ako'y naniniwala. Kapag may missing in action sa team ni Alden, especially Mama Ten, may pinaasikaso sa kanya itong si Alden Richards. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, siguro naman po nakikita niyo yan. Yan po yung pagtangkang pagbasag no, ng isa sa mga Army fans na gusto pong basagin yung nagsasalitang pare no, na Italiano. Tungkol po ito sa pag-renew ng vows ni Maine Mendoza at saka ni Alden Richards sa Vatican. Ganito po yun. Papaliwanag ko po sa inyo. Ang ginamit niya ditong translation ay yung Google Translate lamang. Okay? At ang Google Translate po, word for word kung mag-translate. Dalawa po kasi yung uri ng translation. Word for sense at saka word for word.
word for word po yung ginagamit. Ibig sabihin, literal na word by word ang kanyang itatranslate. Kaya yung meaning, nag-iiba rin po. Pero malinaw na malinaw po sa pagtatangka nilang pagbasag dito sa pagitan ni Mina tsaka ni Alden, yung lalaki, no? Yung lalaki, si Alden ang nag-request ng renewal. Ngayon, sinasabi nila na basag na raw ang mga Alder fans. Paano mababasag? Eh, hindi naman po sila marunong kung paano mag-translate. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, hintayin natin ang official translation na gagamitin po dyan sa video na yan nang mapahiya silang lahat. Diba? So, doon pa lang sa pagta-translate pa lang nila, napatunayan nila, nakita tuloy nila na si Alden pa lang nag-request at hindi si Mean Mendoza para sa kanilang renewal of vows. No? At uulitin ko lang, ang translation na ginamit nilang yan ay word for word. Kaya yung sense po, nag-iiba ang meaning. Dahil hindi po sila marunong mag-translate. Yan ang hirap sa mga nagdudunong-dunungan. Kaya ikaw na gumawa nito, ng translation na ito, mag-enroll ka muna sa mga translation class. Okay? Para hindi ka napapahiya. At kanina nga po, ang daming nainggit dito po sa aso nila Alden na nakahalik na nakanakaw ng halik kay Alden Richards. No? Dahil bukod po sa ganap sa Bulacan, may ganap din po sila Alden. Okay? At napakarami pa po nating dapat abangan at mag-uusap-usap pa po tayo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.